Jenny here! Kamusta kayo? Mabuti! Ako naman si Teacher Ali. Noong nakaraang linggo ay pinag-usapan natin ang wastong paggamit ng ating labi. Paalala ng Biblia, bagamat sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri sa Diyos at pag-aalipusta sa mga tao, piliin natin na gamitin ang ating labi upang mapapurihan at maluwalhati siya, imbis na mapanakit ng damdamin ng iba. Tama ka dyan, Teacher Ali. Isa na namang bagong episode ang matutunghayan natin, mga bata! Siyempre, may bagong kwento at bagong awiting papuri rin! So what are you waiting for? Tawagin na sina tatay at nanay! Ate at kuya! At mga kapitbahay! At sama-sama natin panoorin ang ikalawang episode ngayong hapon na pinamagatang Pamahiin, Huwad na Katotohanan! Lumalakad sa liwanag ng Diyos! Yeah! Dito lang yan sa ating Kids Online Sunday School! Yahoo! Uloy tungo, matay pikit bago manalangin. Isipin siya ay nakikinig sa ating dalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa panibagong linggong ito na muli kaming makakapakinig ng bagong kwento mula sa Biblia. Naniniwala kami sa kapangyarihang nagagawa ng inyong banal na kasulatan sa aming mga buhay. Tulungan mo po kaming maging handa na matuto sa ituturo mo sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maging maayos, araw-araw siya ay sundin.
ang babala ni Pablo sa wad na katuruan. Sumulat si Pablo para sa iglesia sa Colossas, isang bayan sa Asia Minor sa silangan ng Epeso. Nalaman niya na may mga bulaang guro sa iglesia roon. Itinuturo nila na dapat pumailalim sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli at buong higpit na sundin ang mga tuntunin tungkol sa pagkain at iba pang bagay. Sumulat nga si Pablo para salungatin ang mga turong ito sa pamamagitan ng tunay na katuruang Kristiyano. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng nakakabighaning pangungusap, gaano man kaganda. Bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawagdit sa aking alaala at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi na matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Kaya umaasa ako na makikinig kayo ng mabuti. Tama mga bata, dahil pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga katuruan na inaakala ng karamihan ay tama o totoo, ngunit isa palang huwad na katotohanan. Ano kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan o Biblia tungkol dito? Tignan natin sandali ang ilang mahalagang paliwanag sa mga salitang ito. Ang salitang huwad o kasinungalingan ay nangangahulugang peke o hindi totoo o mapanggap lamang. Halimbawa, ang pinagkakatiwalaan kong kaibigan ay isang huwad na may lakas ng loob na lokohin ako. Samantalang, ang salitang katotohanan naman ay kaugnay ng prinsipyo ng katumpakan, katamaan, katunayan, katiyakan, katapatan, kataimtiman, at mabuting paniniwala. Katumbas din ng salitang totoo ay matimiyas. Ito ang kabaliktaran ng katagang kasinungalingan. Halimbawa, sinabi ko sa nanay ko na nakabasag ako ng florera kahit hindi ko sadya. Sinabi ko ito kahit alam kong mapapagalitan ako. May binanggit si Pablo kanina sa ating mga kwento. Sinabi niya, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan o magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Teacher Leo, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Pablo? Sa bahagi niyang sulat ni Pablo sa simbahan ng mga taga-Colossas, binababalaan niya ang mga mananampalataya laban sa mga pamahiin. Tama ang narinig mo, Teacher Pawi. Pamahiin nga. Eh, Teacher Leo, ano ba ang ibig sabihin ng pamahiin?
Maganda ang katanungan mo yan, Teacher Pawi. Tignan natin sandali kung ano ang ibig sabihin ng pamahiin at kung saan ito nagmula. Ang pamahiin ay matatandang kasabihan o paniniwala na nagpapaliwanag ng mga nangyayari sa buhay natin na wala namang katuwiran o malinaw na paliwanag. Ilang halimbawa ng mga pamahiin ay, at siguro narinig nyo na ang mga ito, mga halimbawa ng pamahiin. Una, kapag ang isang tao daw ay may nunal sa talampakan, ay gala ang taong iyon. Pangalawa, o kaya naman kapag may nunal sa palad o nangangati ito, ay may darating daw na pera. Pangatlo, kapag naman daw may dumaan sa harap natin na itim na pusa, hudyat daw ito na di dapat tayo tumuloy sa ating pupuntahan dahil may masamang mangyayari sa atin. Pang-apat, kapag daw nabasag ang isang plato sa oras ng kasal nang hindi sinasadya, ay dapat daw na sadyaing mabasag pa ang isang plato upang wala raw masamang mangyari sa pagitan ng ikinakasal. Oh, may narinig na rin akong ganyang kasabihang tulad niya, Teacher Leo. Ako naman ang magbibigay ng halimbawa. Panglima, tuwing bagong taon ay naghahanda tayo ng mga bilog-bilog na prutas. Dahil ang mga ito raw ay nag-iimbita ng kasaganahan sa buhay. At ito pa, pang-anim, ang mga nabati ay kailangan daw lawayan sa tiyan dahil baka daw hindi siya layuan ng sakit niya. Ilan lamang ito, pero marami pang iba. Alam niyo ba, mga bata, na ang lahat ng ito ay pawang mga huwad ng katuruan? Ang buong akala natin ay totoo ang lahat ng mga ito. Pero ang hindi natin alam ay nilalayo tayo nito sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Naku! Very interesting talaga ang pinag-uusapan natin, Teacher Leo. Paano ba malalaman kung ano ang huwad na dapat iwasan? At ano ang katotohanan na dapat malaman at pagtiwalaan? Ito ang paliwanag dyan, Teacher Pawi. Sa unang tingin, maganda pakinggan ang mga sinasabi ng pamahiin. Tulad halimbawa ng kasabihan na kapag nangati ang palad mo, ay tiyak na magkakapera ka. Siyempre, sino ba ang tao ngayon magkapera? Lahat naman tayo ay nangangailangan ng pera. Pero sa sandaling paniwalaan natin ito, napapalayo tayo sa Biblia. Sabi sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Saan ka magtitiwala? Sa katinampalad o sa pangako ni Jesus? Siyempre sa pangako ni Jesus. Ang pangako niya ang pagtitiwalaan ko, hindi ang katinampalad ko! Mabuti at nakita mo ang pagkakaiba. Ang mga tao nagtitiwala sa katinampalad kadalasan ay hindi naman nagkakatotoo. Baka nagkataon lang. Pero kapag nagtiwala tayo kay Jesus, tiyak, yun may darating agad na pagpapala para sa pangangailangan mo. Dapat pala ay alam natin ang mga tamang turo mula sa Biblia para masala natin yung mga huwad na mga paniniwala. Tama ka talaga, Teacher Pawi. Kailangan magbasa.
at mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Katulad ng ginagawa natin ngayon, online Sunday school. Ito lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kaliwanagan laban sa mga huwag na katuruan. Para palang flashlight sa gitna ng dilim ang salita ng Diyos. Inilalantad nito ang mga huwag at kasinungalingan. Tama ka talaga, Teacher Pawi. At huwag din natin kakalimutan, manalangin sa Diyos dahil sinabi ni Jesus na manalangin tayo upang hindi tayo mahulog sa tukso. Ito ang isa pang nararapat na tugon natin kapag tayo ay nalilito kung ano ba talaga ang totoo. At kapag natutukso na tayo na maniwala sa isa man sa mga pamahiin o anumang maling turo. Manatili tayo magtiwala kay Jesus at sa kanyang salita dahil nangako siya sa atin na mananatili din siya sa atin. Kaya mga bata, saan ba tayo magtitiwala? Sa huwag o sa katotohanan? Kung ako ang papipiliin, ay syempre doon ako sa katotohanan. Katotohanan na makikita sa salita ng Diyos. Kaya lagi nating sinasabi dito sa online, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Pangako din ng salita ng Diyos, kapag alam at panig tayo sa katotohanan, mabubuhay tayo ng malaya at masaya. Juan 8:32. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Juan 8:32. Ulitin natin. Sabayan niyo ako mga bata ah. Juan 8:32. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanang magpapalaya sa iyo. Juan 8:32.
mataypikit, tayo'y manalangin. Tunay nga na ikaw ay kahanga-hanga, Panginoon, sapagkat ipinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng katotohanan na tanging matatagpuan lamang sa iyong banal na kasulatan. Tulungan mo kami na lagi nang piliin ang katotohanan at di kami maniniwala sa mga sinungalingan. Nagtitiwala kami sa iyo at sa kapangyarihan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan mga kids! Isa na namang episode ang natapos natin sa araw na ito. Mas lumalalim pa ang kalaman natin tungkol sa mahalagang turo sa atin sa Biblia. Kaya huwag nating kalimutan na basahin ang Biblia araw-araw para hindi natin makalimutan ang katotohanan ng ating dapat matutunan. Hanggang sa muli! Paalam mga kids! See you next week! Bye-bye! Yahoo! Ang buhay ay maging maayos araw.
Oh,